such a good actress, Emma. Tigilan mo na magpanggap. Wala nang ibang tao. Emma, tayong dalawa na lang. Wala nang ibang tao. I had to make sure. Kumusta ka? I heard you had a challenging day. Nothing I can't handle. You did a good job, Emma. Dahil nagkakagulo na sa Las Espadas. Nahati na sa kung sino ang naniniwala sa kawawang Emma at sa kung sinong hindi. Pati yung dalawang pamilya, nagkakagulo na ulit. Ang pamilya de la Torre at pamilya de la Cuesta. The stage is set. And the real work begins. Hanggat sa naniniwala silang patay si Camila de la Torre, magtatagumpay tayo. Tutulungan kita, Camila. Tutulungan kitang makamit ang hustisya. Si Mr. Royer di Matibag, isa sa mga waiter nung gabi ng Lady Society Annual Ball. At na-trace namin sa kanya ang mga nawawalang gamit ni Mr. Justino Rivera na nanakaw nung gabi ng sayawan. At umamin din siya sa pagpatay kay Mr. Rivera. Sa pagnanakaw lang ang motibo, Mayor. Pero hindi ho ba na may kinalaman ang kapatid ninyong si Tatiana sa nangyari dahil sa history nila ng biktima? As far as the police and my office are concerned, the crime was solved. Nahuli na ang kriminal. Dapat natin pasalamatan ng ating kapulisan sa mabilis nilang pag-aksyon. Meron pa kayong mga katanungan, nandito si Police Chief Alejandro de la Cuesta para sagutin ang inyong katanungan. Maraming salamat po. Mayor, totoo po itong nasa video? Ano masasabi ninyo? Anong video? Alalahanin mo ang sinabi ko sa'yo, Andres. Si Vito de la Cuesta ang kalaban. Ikinulong ka na sa kuweba. Gusto ka niyang patahimikin. At gusto ka niyang patahimikin. Si Vito de la Cuesta ang kalaban.
papatayin nung gabi na yun. Damay lang sila. Tama ka, Elias. Masama nga akong tao. Mahal na mahal ko yung nanay mo. Mahal na mahal ko kayong magkakapatid. Kaya akala ko yung kabutihan na ginagawa ko sapat na para mapalitan lahat na nagawa ko kasamaan. Pero dapat di na ako nagulat kung sinigil ako ng tadhana. Tayo! Tayo! Salamat ko nung gabi na yun, Elias. Yung kinulong kita doon sa may butega. Kasi ngayon, buhay ka. Gusto ko siguro na mabubuhay ka, Elias. Hindi kanya ginalaw ng maraming taon. Ganyan na ganyan din ang suot ni Javier noon. At ikaw, ganyan na ganyan din ang itsura mo. Except, you're not as innocent and as bold. Anong laro na naman to? Hindi ito laro, Camila. Gusto kong ipakita sa'yo kung gaano kasaklap ang naging buhay mo. At dito, dito mismo sa lugar na to, nagsimula lahat ng paet sa buhay mo. Naisip mo ba, Camila? Ikaw nga ba ang biktima? O baka naman, ikaw ang trahedya sa lahat ng tao sa paligid mo? Ikaw ang nagdala ng sakit at kamatayan sa lahat? Hindi ako. Hindi ako! Ikaw! Ikaw yun, hindi ako! Ikaw yun dahil sira ang ulo ka! Let me guess. Hindi si Luciano ang may utak ng lahat ng kademonyohang ito. Mali, hindi naman ako magtataka. Si Tito Luciano ay napakapurol ng pag-iisip nun para maging utak ng kahit na ano. Siguro ikaw, tuwang-tuwa ka na namamanipula mo si Tito Luciano. Siguro pakiramdam mo para ka nakikipaglaro sa isang batang mahina. Don't you ever say that! Don't you ever say that again! I loved him! We were partners! We were supposed to be together for the rest of our lives! Pero sinira mo lahat yun! Pinatay mo si Fabio! Pinatay mo si Fabio! Kaya huwag kang umarte na para ikaw lang ang nasasaktan sa mundong ito! Huwag kang umarte na nasasaktan ka, Alice! Alice? Well, I guess there's no need to hide.